Sir Epifanio Labrador, direct to the point po tayo ano, sa mga maaari ko pong ibatong tanong sa inyo at pasensya na po kayo kung medyo magiging critical po ang ilan po dito. At humihiling din po ako sa inyo na sana maiwasan po natin yung mga pananalita na binibitawan po ninyo sa inyong programa dahil hindi po ako kasing ganong katapang ninyo. Lalong-lalo na po kapag ang pag-uusapan ay ang pagbalanse sa karapatan po ng iba at sa malaya po nating pamamahayag. Anyways, una ko pong tanong, Sir Epifanio Labrador, sino po ba si Epifanio Labrador sa social media? Bakit niyo po ginagawa ito pong mga ganitong advokasya? Alam niyo kasi mga kababayan, nagsimula ito eh nung ano eh. Salamat sa tanong mo at ito eh ngayon ko lang sasabihin. Apo. Nung namatay ho si Kaper Silapid, si Kaper Silapid ho ay matalik na kaibigan ho kasi ng aking ama. Itong aking ama nakasama niya sa loob ng mga sabihin na natin sa totoong buhay. Ang father ko kasi is Iglesia ni Cristo din. So, nagkasama itong sila. No? So, ayoko nang banggitin kung saan, kailan. Nung nakita ko yung kagitingan, katapangan, na ipinamalas ng ating namayapa, talagang hinahangaan ko din naman at iniidolong si Kaper Silapid. Ay labis-labis po yung aking paghanga sa kanya sapagkat sa bawat salita na kanyang binibigkas, hindi po yun personal na para sa kanya. Yun po ay para sa mga Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Dahil po sa ipinakita ni Kaper Silapid, ako po ay nangarap na sana ay maging katulad niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ko naman pinagdasal at di naman natin yun na pinangarap na ipapapatay siya ng isang taong alam na natin. Opo. Ha? Hindi lamang sakim sa pera, hindi lamang sakim sa kapangyarihan, kundi sakim sa lahat ng bagay. Doon po, bilang isang si Epifanio Labrador, doon po nagsimula ang aking adhikain na may pagpatuloy yung kanyang nasimulan na natigil nga dahil nga sa, alam naman natin, buong mundo siman siguro o buong Pilipinas nakakaalam kung bakit pinapatay ang ating ginagalang at minamahal na komentarista Kaper Silapid. Kaya yun po mga minamahal ko mga kababayan, alang-alang po sa kapakanan ng ating mga kababayan, nagpapatuloy po ako alang-alang na rin ho sa nasimula ni Kaper Silapid. Yan. Salamat po sa impormasyon na yan, Sir Epifanio. Ano? At muli, hihiling po ako ng paumanhin sa inyo. Kasi may mga kritiko po kayo na nagsasabi na kung talaga daw po kayong matapang, bakit hindi daw po kayo nagpapakita ng mukha? Ano pong masasabi po ninyo sa mga kritiko na yan na tumutuligsa po sa inyo? Napakasimple lang, kapatid. Eh. Unang-una kasi, kung ako Apo. Ay mapera, hindi ko na kailangan tong mas na to eh. Bakit? May pambayad ako sa mga magiging bodyguard ko eh. Apo. Isa yan. Kung ako'y mapera, eh, hindi ako matatakot na tanggalin itong, hindi naman sa takot ah. Ito Apo. Ay, kumbaga ginagamit ko lang ang utak ko. Apo. Ginagamit ko lang. Kasi, aanhin mo yung sobrang katapangan mo kung di mo naman gamit yung utak mo. Diba? So, Apo. Sa madaling salita, wala itong pinagkaiba doon sa ibang pulis eh. Diba yung pulis, bakit kailangan nila magtakip ng mukha kapag mayroong mga operasyon? Para hindi sila mamukhaan ng iba pang mga kasamahan ng mga sindikatong niya na maaaring pumatay sa kanila patalikod. So ako pa kaya? Diba? Eh pag hinayag ko dito ang aking totoong mukha, eh baka mamaya hindi ko alam eh, mismong, diba, kaharap ko na isa sa mga nabayaran para ipatira ako ng talikuran. Kaya, kung nagmamas man ako, hindi dahil sa takot ako. Nagmamas ako para na rin sa kaligtasan ko at para na rin sa mga Pilipinong patuloy na umaasa sa mga ibinubunyag natin dito. Sapagkat,
Kapag nawala si Epifanio Labrador, hindi ko naman sinasabing magwawakas na, mawawala na wala nang iba magpapatuloy. Meron naman, alam ko 'yan sapagkat kahit anong gawin ng mga masasamang politiko na 'yan, may lalabas at lalabas pa ring mga katulad ni Kapersi Lapid at katulad ni Epifanio Labrador. Opo. Kaya kung nagmamasman ako unang-una, ito na lang yung tatangi kong protection para hindi agad. Pag sinabing hindi agad makilala ng mga kalaban. Dahil ang tinitira ho natin dito ay sadyang mga Cree. Ha? Ha? Alam niyo na yon. Opo. Dahil ang tinitira natin dito mga politiko ay mga D. Ha? Alam niyo na yon. At mga pusakal na mama. Diba? Alam niyo na yon. Kaya dahil hindi man ako mayaman, wala akong sapat na proteksyon, ito na lang yung tanging proteksyon, sabi nga nila. O bakit ka nakamas? Wala nang COVID. Sabi ko sa kanila, mayroon pa. At mas matindi sa COVID yung pwedeng umano sa akin, dumapo sa akin. Diba? Kaya ako. Kung ako may nagmamas, hindi dahil sa ako ay tako. Nagmamas ako para nang sa ganun, may proteksyon naman ako kahit papaano sa sarili ko. Wala nang ibang ano yon, wala nang ibang dahilan. Yun lamang oi, kumayaman lang ako katul, kasi yaman lang ako kahit ni ano lang eh, kasi yaman lang ni kusino diyan yung mga sikat na pagaya ni Pacquiao. Oh. Kung kasi laki ng pera ni Pacquiao ang pera ko. 'Di ba? Sina Rocky Tulfo, sina Ben Tulfo, yung mga Tulfo brothers, 'di ba? Bumabanat sila kasi. Eh, may meron mga bodyguard diyan. Ah, oo, may mga bodyguard sila. Kaya tingnan mo ha. Opo. Sabi ko nga, kung ako'y binigyan lamang ng pagkakataon ng ating lumikha na naging mayamang katulad ni Rapi Tulfo, ay, baka mas matindi pa dito ang kaya kong gawin. Ha? Baka mas matindi pa dito. Ay, sabi ko nga sa kanila, kung luloobin ng Diyos, ha? Sabi ko nga, kahit hindi na ako maging mayaman, maging isang senator lang ako. Apo. At takot-takot ang mangyayari sa bansang ito, talagang hindi lang babatikusin ni Epifanio Labrador yung mga alam niyo na, yung mga anay sa gobyerno na yan. Talagang, Now, Sir Epifanio Labrador, salamat po diyan. Ano, malinaw naman po sa amin yan na mga sumusubaybay sa iyo eh, na yan ang talagang pangunahing dahilan, kaligtasan. Hindi naman katangahan, hindi naman kaduwagan ang itago ang muka dahil po yan ay karunungan. Alam naman natin na yung ginagawa ninyo ay talagang marami po nagbabanta sa inyong buhay. Going back dito po kay Kapersi Lapid, siya po ay pinaslang noong October 3, 2022. At sa ngayon, alam naman po natin kung sino po ang akusado doon. Ito pong si Gerald Bantag na hanggang sa ngayon nagtatago. Pero maraming mga beses kung napahapyawan po sa inyong mga vlog na direkta po ninyong inaakusahan. Ito pong si Rodrigo Duterte, papangalanan ko po, ano, na nasa likod di umano ng pagpapatay dito po kay Percy Lapid. May mga maaari po ba kayong ibigay sa amin na patibay o ebidensya kung bakit nababanggit nyo po na ito nga pong si Rodrigo Duterte ang maaaring di umano'y nasa likod ng pag-uutos para ipapatay ito pong si Percy Lapid? Alam mo kapatid, ano? Apo. Sa personal ko lang, kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Oh. Alam mo ba ang aking kapatid ay Davao Death Squad? Ang aking kapatid, pinapatay nila nang walang kalaban-laban at walang kamuang-muang dahil sa marami nang nalalaman tungkol sa kanila. Kung pinapatay nila ang aking kapatid, kailan po nangyari yan? Ma-interrupt ko lang po kayo. Kailan po nangyari yan? Condolence po, nakikirami po kami sa pagkawala po ng inyong kapatid. Matanong ko lang po, kailan po nangyari siguro yung mga mahigit 10 taon na, 13 o 12 taon na ang nakakamit. Napakatagal na pala. Hanggang ngayon, wala pa pong hustisya na nakakamit ang inyong kapatid sa Makatuwid kasi malaya po. Sa Davao, ang hustisya ay nasa kamay ng mga Duterte. Ang hukuman ay nasa kamay ng mga Duterte. Ang buong Davao ay nasa kamay ng mga Duterte. Ang Davao ang kaharian ng mga Duterte. Yan ang malinaw dyan.
Sa makatawid, walang sir. Walang pwedeng... Opo. Sa makatawid, sir, yung sinasabi pala nitong si Arturo Las Cañas ay maaaring 99.9% dahil personal po ng inyong pamilyang na-experience ito. Ano po komento? Ako na po nagsasabi sa taong bayan na ang lahat na sinasabi ni Las Cañas ay katotohanan. Yung sinasabi nila noon na Eagle Squad, hindi po yung Eagle Squad, Davao Dead Squad po yun. Kasi sa Davao, pag sinabing Eagle Squad, yung po yung front nila na pangalan eh, Eagle Squad. Pero ang totoo talaga na pangalan niyan, Davao Dead Squad, na tanging ang nakakaalam lamang nito ay yung mga membro nito. Yung kapatid ko, Davao Dead Squad, nagtanong ako noon, bakit ang front nyo Eagle Squad? Kasi may mga logo yan sa likod na Eagle eh. Opo. Ha? May mga logo yan sila na parang uniform nila, Eagle ang nakalagay. Minsan naitanong ko sa kapatid ko, bakit Davao Dead Squad ang tawag sa inyo? Ang trabaho daw ng kapatid ko ay escort nila Las Cañas. Kasi Mutabato, minsan na rin niya nakapunta dun sa lugar ng kapatid ko. At okay, nabanggit nga niya, nagiinuman sila noon. At ilan sa mga kasamahan nila ay gustong ipatumba mismo ni Duterte o ni Paolo Duterte, lalong-lalo na yung mga marami ng alam. Kaya, ang mali lang na kapatid ko, dahil alam na pala niyang gano'n ang estilo ng mga Duterte, hindi pa siya umalis. Hinintay pa niya na siya mismo ay isa doon, sa mapabilang siya doon sa itutumba ng mga Duterte dahil marami na rin alam. Kaya, hindi ako nagdadalawang isip na siya ang nagpatira kay Kaper Silapid. Bakit? Unang-una po, kung titignan nyo ho yung mga banat ng ating ginagalang na Kaper Silapid, lahat po ng sinasabi doon ni Kaper Silapid laban po kay Rodrigo Roa Duterte ay halos 99% ay punong-puno po ng katotohan. Kaya, tandaan ninyo, ang nag-appoint kay Bantag ay si Rodrigo Roa Duterte. Ha? Ngayon, si Duterte ang ulo, si Bantag ang gumalaw. Wala ho yung pinagkaiba sa naging buhay ni Las Cañas kay Duterte. Si Duterte ang ulo, si Las Cañas ang gagalaw. Kung sino yung gustong ipatumba ni Rodrigo Roa Duterte. Makasingit lang, Sir Epifanio, no? Ang problema natin ngayon dyan ay ang nakasuhan ay si Gerald Bantag lamang at wala daw pong sinasabi na maaaring mag-link dito po kay Rodrigo Duterte. Any comment po doon sa bagay na yon na walang anumang link para talagang maisama sa kaso ito pong si Rodrigo Duterte? Ganito yan, kapatid. Apo. Estilo na nila yan eh. Kahit doon sa Davao, halos lahat ng mga tauhan ni Rodrigo Roa Duterte, pag nahuli yan, hindi yan magsasalita at sasabihin si Rodrigo Roa Duterte ang ulo. Dahil alam nila na bagamat sila'y makukulong, unang-una, suportado sila sa pinansyal. Suportado yung kanilang pamilya. Ngayon, alam nila kung gaano kautak si Duterte. Marami pong mga tauhan si Duterte kung titignan nyo na nakulong doon sa Davao, na nakalaya din agad kahit pa murder ang naging kaso. Kaya dito kay Bantag, tingnan nyo ha, nung si Bantag ho ay natuklasan na siya ang nagpapatay dito kay Kaper Silapid, agad ho siyang nawala. Ngayon ang tanong, nasaan ba si Bantag? Sino ba ang nagtatago ba siya o itinatago? Natural, itatago muna siya ng mga Duterte. Kasi, ang inaasahan ng mga Duterte, ha, na kapag nasa kanila na muli ang kapangyarihan, lahat ng akusasyon na sasabihin nilang ibinintang kahit Bantag ay mawawalang kabuluhan. At syempre, pwede silang gumawa ng ibang manipulasyon. Alam naman natin ang laro ng politika. Alam natin ang utak ni Duterte. Marami, kagaya ngayon ginagawa nila, di ba? Kaya hindi posible yan. Ngayon, kung tatanungin niyo ako bakit hindi nadadala yung pangalan ni Duterte doon sa kaso ni Bantag, eh natural, ilalabas ni Bantag yung sarili ni Duterte doon sa kaso niya. Dahil alam niya, ha, nakapag-dinamay niya si Duterte, magiging dalawa na kalaban niya, hindi lang ang gobyerno, pati yung amo niya.
na pwede siyang mismong ipatumba anumang oras para hindi na makapagsalita. Kaya no choice si ano, si Bantag, kundi angkinin na siya lang at hindi si Duterte. Dahil alam niya sa sarili niya na kapag si Sara na ang naging Pangulo, pwede siyang maabsuelto. Okay. Kaya nililinis niya talaga, hindi niya sinasama yung pangalan ni Duterte, bagamat si Duterte talaga ang nag-uutos o nag-utos sa kanya na ipapatay ang aking ginagalang na ka-Percy Lapid. Okay. Yan ang katotohanan dyan. Willie Basdat, ano, Sir Epifanio. Now, talon po tayo ng bahagya doon po sa topic. Kasi napanood ko rin po sa inyong maraming mga programa sa channel po ninyo kung gaano nyo po sinuportahan ang paghahanap ng hustisya para po sa Pumanaw o Pinaslang noong March, mag-iisang bukas na pala, ang anibersaryo po ni Gobernador Ruel Degamo at siyam na iba pa. Patungkol po ito kay Arnulfo Tevez. Sa mga vlog po kasi na napahapiwan ko po sa inyo, sinasabi nyo po na kayo po'y pinagtatangkaan ang buhay, partikular ng mga tauhan ito pong si Arnulfo Tevez. Hanggang sa ngayon po ba, Sir Epifanio Labrador, yung mga pagtatangka po na yan sa inyong buhay ay talagang nararamdaman nyo pa rin po? Ano po yung inyong prekosyon na ginagawa sa kasalukuyan para wag naman, ano, hindi po natin yan naninanais dahil ayaw po namin na mawala ng boses ang mga kapwa natin Pilipino katulad po ng pagtatanggol at katapangan na ipinapakita po ninyo sa harapan po ng publiko. Pwede nyo po bang ibahagi sa amin yung mga eksperyensa ninyo tungkol po dyan sa naging advokasya ninyo pagdating naman po sa paghahanap ng hustisya para po dito kay dating Gobernador Ruel Degamo at siyam na iba pa at iba pang mga nasugatan doon sa tinawag na Pamplona Massacre? Salamat kapatid doon sa tanong mo. Alam nyo, unang-una sa lahat, si Gobernador Ruel Ruel Degamo, brand ko yan sa PGBI, sa okay. Guardians. Maliban na magkapatid kami sa grupo, so, ang isa sa dahilan kung bakit ko siya pinaglalaban, unang-una kasi, ang aking ina ay taga-Bais lang, Negros Oriental. So ibig sabihin, ako po ay may dugong Negrosano. Okay. Aking ina ho ay tubong Negros, Bais City. Sa tuwing napapakinggan ko o naririnig ko yung pangalang Ruel Ruel Degamo, sa kanyang paglilingkod sa aming bayan o sa Negros Oriental, wala po kong naririnig na siya ay abusado. Wala akong naririnig na siya ay kasing kapal ng mukha ng bumiktima sa kanya. Ha? Wala akong naririnig na siya ay ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para lamang proteksyonan yung mga masasamang aktibidad niya. Ngayon, simula ho nang nakita ko ang kanyang katapatan, pinaglaban ko na ho siya sa mga paninira ng mga Tevez. Nagsimula ho noon, wala pang eleksyon noon. Talagang ipinaglaban ko na siya. Pinaglaban ko yung kanyang magagandang hang. Kasi alam ko eh, kasi nagtatanong ako eh. Ngayon, simula po nang ako ay nakipaglaban para sa kanya, doon na po nag-umpisa na may nagkaroon ng kalbaryo yung aking buhay. Na kung saan, hindi lamang po isa, hindi lamang siyam po, ang mga taong nagbabanta na ho sa aking buhay. Lumala ho yun nung nagkaroon na ho na dumating na ho yung eleksyon na kung saan tayo ho ay nagpapahayag ng katotohanan patungkol ho sa mga kabutihang nagagawa na ni Gobernador Ruel Ruel Degamo at sa mga masasama namang nagagawa nitong mga Tevez. Nung nagsimula ho yun na aking pinaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan, patakot-takot na ho kapatid. Halos gabi-gabi, hindi lang pagmumura yung natatanggap ko, hindi lang pananakot, kesyo puputulan ako ng ulo, puputulan ako ng dila, kesyo papatayin ako kasama ng pamilya ko. Doon po nagsimula yung aking kalbaryo sa buhay. At simula ho nun, dahil nakita akong totoo nga, kasi ako mismo nakakatanggap ng ano. Kasi ayon ho sa nabalitaan ko, talagang estilo ho ng mga Tevez na manakot
sa pamamagitan ho ng kanilang mga tao, kagaya ho ni Mayagma at iba pang mga killer na alaga nila. Nga? Kaya po malakas ang loob nilang manakot dahil talagang meron silang mga killer na handang pumatay para sa kanila. Ngayon, simula po nang ako ay nakipaglaban para ho kay Ruel Ragay Digamo, katakot-takot na ho ang nangyari ho sa akin. Hindi ko alam, baka nga meron akong mga kaso dyan sa Negros Oriental na hindi lang sinasabi sa akin. Hindi ko lang alam ha. At maaari din kasi nung last na bagong election, ang nabasa ko doon sa text ko, na ewan ko kasi yung isang cellphone ko kasi, naiwanan ko nga doon sa amin. Last na nabasa ko doon, alam mo kung anong nabasa ko? Uubusin namin kayo. Alam na namin ang lokasyon nyo. Naniwala ko kasi pinasahan ako ng picture. Yun talaga yung bahay namin. Yun talaga yung lugar namin. Kaya simula noon, umalis ako. Kung masusubaybayan mo yung ano ko noon, umalis ako. Talaga kami noon. Magpamilya. Lumipat kami ng ibang lugar. At salamat sa Diyos dahil nga doon na talagang nailigtas kami ng Diyos. Dahil kung lumipas pa ilang araw, malamang wala nang ipipanyo Labrador ngayon. Kaya simula noon. Napanood ko po yan. Simula noon kapatid. Apo. Simula noon kapatid, mas ninais ko na ang aking asawa at mga anak ay mahiwalay sa akin. Kaya nga ako nag-iisa dito . Wala Apo. Akong kasama. Nung meron man akong kasama, yung aking panganay, pero ngayon, ay wala pa. Pero babalik uli. Ha? Salamat to kasi sa dami-dami na naging pagsubok ko, eto pa rin si Epipanyo Labrador ay tumatayo para ho ipaglaban. Akala ko ako lang nakakaalala na bukas na yung ano ni gobernador. Ngayon pinag-uusapan nga lang namin ng aking kaibigan doon sa Dumaguete yung bukas na yung ano nabanggit mo naman dito. Talagang bukas din talagang tatalakayo natin yan. At ipapaalala natin sa ating mga kababayan na kung saan doon po tayo nagsimula ha, sa Negros Oriental na ipinaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan na humihingi ng katarungan laban sa mga politikong mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan at pera. Yan. Saludo po ako dyan sa inyo, Sir Epifanio. No? Katulad nung nabanggit nyo kanina, na-witness ko po yun. Kasi ako, ubiikot po ako sa mga vlogger, di lang po ako masyadong nagpaparamdam. Nagparamdam lang ako sa inyo kanina para ipaalala na meron pong imbitasyon sa inyo. Baka makalimutan ninyo . Kaya nagparamdam po ako sa channel ninyo. Nakikita natin kasi doon mga tol na from one place to another, tapos gasera lang gamit ni Sir Epifanio, paiba-iba yung lokasyon niya. Kaya talaga basically, nilagay niya yung kanyang buhay at unfortunately pati yung pamilya niya sa alanganin para lamang po sa pagsisilbi sa bayan at sa mga taong naaapi. Pero ito pong susunod na tanong ko, Sir Epifanio, mas critical po ito . At I am hoping na pangalanan na lamang po natin ng yung naka 40,000 points po ngayon na si LeBron James, yung basketballista, at yung magko-concert po kung hindi ako nagkakamali yata o bukas, ngayon o bukas na si Taylor Swift. I hope you understand po sana na bakit ganito po yung aking mai-share ko lamang po sa inyo. Kasi ako po isang criminologist at dati din po akong police. At basically, alam ko po kung ano po yung batas. I am not saying na hindi nyo po alam yan. Alam nyo po yan. Pero hanga po ako sa katapangan ninyo. Sapagkat, without further elaborating your blog the other week, kung hindi po ako nagkakamali, talagang tahasan nyo pong pinangalanan ang certain Taylor Swift doon. At saka yung kanyang, alam nyo na. Pero ito, Sir Epifanio Labrador, nag-aalala po kasi ako to be honest with you. Alam naman po natin ang mga tao na yan mapagpatol. Talagang sinasampahan po nila ng kaso ang mga critical po sa kanila. Na-experience na po yan ng no other than the previous, I am not saying nakakampi natin si Lenny Robredo . Pero na-experience yan ni Lenny Robredo, sinampahan siya ng kaso. At sinampahan ng kaso si Leila De Lima. Hindi ko na sinasabi na hindi totoo ang ginawa ni Leila De Lima. Pero yun ang mga ebidensya, Sir Epifanio, na talagang sila po'y seryoso na nagsasampa ng kaso. Ngayon, sa assessment ko po, Sir, bilang criminologist,
I'm sorry to say this. Umihingi po ako ulit ng paumanhin sa inyo. Doon po sa vlog ninyo, humanga po talaga ako sa inyo, pero kinakabahan po ako. Dahil tingin ko, masasampahan po kayo ng kaso doon. Paano nyo po ipiniprepare ngayon yung sarili nyo, Sir Epifanio? Doon po sa punto na yon na kayo po'y talagang sobrang tapang sa particular na vlog na yon. Ano po ang inyong contingency? Or kung hindi nyo naman po mamarapating sabihin kasi baka ma-divulge sa mga kalaban, eh okay lang po. Pero sa party po kasi bilang content creator at kapwa po natin sumusuporta sa ating Pangulo, sa totoo lang, to be honest, nag-aalala po ako para po sa inyong maaaring kaharaping legal na problema sa hinaharap. Any comment po sa bagay na yan, Sir Epifanio Labrador? Alam mo, kapatid, salamat sa concern mo. Salamat sa iyong pag-aalala. Alam mo, kapatid, simula nung nilabas natin yan, halos katakot-takot na message sa akin ang natanggap ko na talagang nag-aalala nga ang ating mga kababayan para sa atin. Pero sabi ko nga, kung walang magsasakripisyo dahil takot ang lahat, paano malalaman ng lahat at makakamtan ng lahat ang tunay na hustisya at tunay na dapat nilang malaman? Kaya napakaraming mga Pilipino na hanggang ngayon ang kaya na lang gawin tumahimik dahil takot. Ngayon kung sasabihin nila, kakasuhan nila ako, kasuhan niyo ako. Pero ang tanong, pag ako ba'y kinasuhan niyo, tiyak niyo na mahuhuli niyo ako? Ito lang masasabi ko. Kung ako ay huhulihin niyo, mas mabuti pang lumaban ako ng parehas. Lalaban ako ng sabayan. Ha? Kaya hindi tayo nagdadalawang isip dito dahil tulad na sinabi ko, ang buhay ko ay hinanda ko na para sa bayan. Kaya nga hindi na ako nagdadalawang isip dahil alam ko kung mamamatay man ako, maraming Pilipino ang makikiramay sa akin. Maraming Pilipino ang makakaalala sa akin. Mas nanaisip ko pang mamatay na ipinaglalaban ang karapatan ng mga kababayan ko kesa mamatay na isang duwag na hindi pinaglalaban ang tama. Hindi masagot ni Sara yung 125 million. Kaya hindi niya masagot dahil, ayun, tulad ng sinabi ko, alam niyo naman siguro kung anong nasabi ko dun. Opo. Anyway, Sir Epifanio, at tingin ko naman, satisfied na satisfied talaga kami sa katapangan po ninyo at hopefully wag po kayong bibitiw whatever happens, ano? Ang masasabi ko lamang po sa inyo, if in the event na kayo po isampahan ng kaso, isa po ako sa magpa-fundraising para po suportahan kayo financially sa legal battle na maaari po ninyong kaharapin. Pero I hope hindi po mangyari yung bagay na yan. Pero yun naman po ang magagaranti ako. Gagamitin ko po ang ating lahat ng channels at pages para po i-fundraise para makakuha po kayo ng magaling na abogado at ipagtanggol po kayo kahit hindi po kayo nagpapakita katulad ng ginagawa nitong si Arnulfo Teves at saka si Gerald Bantag. Maraming maraming salamat sa inyo, Sir Epifanio. Saludo ako sa katapangan ninyo. Any final message po sa ating mga manonood? Salamat po sa panahon. Alam ko, busy-busy po kayo. At yung pagpapakita po ninyo sa publiko, medyo critical po yan sa inyo. Kaya hindi ko na po pahahabain ang ating programa. Salamat sa pagkakataon. Last message po para po sa ating mga kababayan. At before that pala, Sir, ako po ay nananawagan na rin sa ating mga manonood na kapag ka nag-live streaming itong si Sir Epifanio Labrador, alam naman natin yung kanyang situations, ano? Suportahan po natin financially. Direkta ko pong sasabihin sa inyo yan. Kung kaya nyo pong mag-send sa kanya ng financial support, gawin po ninyo. Mag-super chat po kayo sa kanya. Mag-send po kayo ng GCash kung meron man po siyang number na ibibigay. Kasi yun lamang po ang tanging maiko-contribute po natin sa mga bagay na hindi po natin kayang gawin. Ako, di ko po kayang gawin ang ginagawa ni Sir Epifanio Labrador. Final message, Sir, sa ating mga manunood. Maraming salamat po.
sa ating mga kababayan, nais ko rin na suportahan nyo itong ating kapatid, ano, top 1. Tama ba ako, kapatid? Opo. Top 1, no? Lahat ng mga kaisa natin na mayroon pong magandang hangarin para po sa ating bansa. At last message ko po sa inyo, tandaan nyo to. Ang aking buhay ay nakalaan na para sa bansang ito. Ngayon, alam ko pong kayang-kaya ako ng mga kalaban natin dahil kita nyo naman ng buhay ko. Diba? Kayang-kaya ho. Alam nila, wala tayong pang-abogado. Hirap nga tayo sa araw-araw na buhay. Pero bilang isang mahirap na alam kong nasa bingit ng kamatayan na ang aking sitwasyon, patuloy po ako maglilingkod sa inyo. Hanggat nakikita ko na may mga politikong umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan at pera, hindi po ako magdadalawang isip na magsalita at ihayag sa inyo ang katotohanan nang sa ganun ay mamula to ang lahat sa katotohanan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Yan. Maraming salamat muli, Sir Epifanio Labrador. Thank you po. Yan. Salamat po, ano? At ibaba na po natin si Sir Epifanio. At talagang hanga ako sa katapangan nitong si Sir Epifanio Labrador. Hindi ko talaga kaya, mga tol, yung kanyang ginagawa sa harapan po ng social media. Alam niyo, kung may mga nagsasabi na ako po'y matapang, wala po yon. Hindi po ako matapang. Lagi ko lang sinasabi, hindi ako natatakot mamatay. Kasi yun ang katotohanan. Kahit tutukan mo ako ng baril, hindi ako natatakot mamatay. Pero yung katapangan ni Sir Epifanio Labrador, hindi po yon na pangkaraniwan. Kakaiba po yon. Kaya irespeto po natin yung kanyang paninindigan, lalong-lalo na kung siya po ay mas minamarapat na hindi magpakita ng mukha sa kasalukuyan, dahil alam naman natin, hindi naman po siya mayaman, hindi niya po kaya magbayad ng mga bodyguards katulad po ng mga tulpo, bumabanat sa iba pero katakot-takot na bodyguards meron, naka-bulletproof pa ang mga sasakyan. O, hindi po ganon si Epifanio Labrador. Kaya muli, sa mga nagnanais po na tumulong sa kanya, suportahan po natin by mere membership sa kanyang channel. Magpa-member po tayo kung hindi po natin kayang mag-send ng financial support. Pero kung kaya nyo naman po, from time to time, kahit maliit po yan, pagka nagsama-sama, makakatulong po yan sa pamilya nitong si Epifanio Labrador. Maraming salamat sa inyo, mga tol.